Hello everyone, for our 23rd lesson under Chapter 6A in Situ Stresses, we're going to discuss the effective stress in the zone of capillary rise. So let's start our discussion. Alright, so pag-usapan muna natin class kung ano ba yung capillary action. So ang capillary action, this is the process of a liquid flowing in a narrow space without the assistance of or even in opposition to any external forces like gravity. So class, if you could imagine, okay, so kunwari meron kang straw. Okay, so let's say meron kang straw, tapos meron kang isang baso ng tubig. So class, kung mapapansin mo, kapag nilagay mo yung straw doon sa baso ng tubig, class, nagkakaroon ng pagtaas ng tubig doon sa straw. Tama, kahit hindi mo naman hinihigop yung straw. Okay, so, class, nagkakaroon ng pagtaas ng tubig doon sa straw, no, kahit minimal lang yun, no, kahit minimal lang yung pagtaas. So, yun, class, yung phenomenon na yun, yung nangyayari na yun, class, ay phenomenon called capillary action. Na yung tubig, class, tumataas siya doon sa narrow space. In this case, class, yung example ko nung narrow space is yung straw. Tama? So, tumataas, class, yung tubig doon sa narrow space kahit na opposite siya, class, doon sa direction ng gravity. Kasi, class, ang tubig natin, nagfo-flow yan, okay, doon sa direction ng gravity. Kung yung direction ng gravity ay pababa, ang magiging flow ng tubig, pababa din. Pero itong capillary action, class, ito ay phenomenon na ang nangyayari nga, class, kahit na yung direction, class, ng gravity, class, ay pababa, no, dahil doon sa inilagay mo, class, na narrow space, which is the straw, no, nagkakaroon, class, ng phenomenon called capillary action. No, tumataas yung tubig, which is opposite sa direction ng gravity. Okay, so, class, itong capillary action, no, ano ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng capillary action? So, class, ang capillary action, sabi dito, no, so, ascension yan or pagtaas ng liquids through slim tube or narrow space na binabanggit natin kanina, cylinder or permeable substance due to, eto, listen to this, so, nagkakaroon ng capillary action due to adhesive and cohesive forces interacting between the liquid and the surface. So, plus dahil dun sa tension, no, or yung surface tension between the liquid and yung surface nung, let's say, nung straw or nung anumang narrow space, plus dun nagkakaroon ng capillary action. Okay, so yan yung concept natin, class, ha, ng capillary action. Alright, so class, ganito, kung i, let's say, ito yung ano natin, no, let's say, ito yung baso ng tubig mo, no, tas ito yung straw. No, so class, kapag nilagay mo itong straw dito sa tubig, so tumataas yung tubig, let's say, at a height h sub c. So class, kung i-analyze natin, class, yung magiging pore water pressure natin, okay, so class, yung pore water pressure natin, di ba class, minimeasure natin yan kung nasaan yung surface ng tubig natin or yung surface ng groundwater table natin kung sa soil yung pinag-uusapan natin. No? So, in this case, class, dito sa baso, andito, class, yung natin, surface ng tubig or yung surface ng groundwater table, no, kumbaga. So, class, yung pore water pressure natin, di ba sinusukat natin siya mula dito, okay, pababa. Okay, let's say dito sa point na to, ito ay ang height niya, class, ay h, no, from the surface. So, class, ang magiging pore water pressure natin dito sa point na to ay positive, which is yung height times gamma water lang. No, so positive, class, yung pore water pressure natin. Kaya kapag pinlat mo siya, it will be plotted this way. So let's say 0 dito sa point na to. No, so kapag pinlat mo siya, so positive siya, no, so h gamma water. Yan. Ngayon, class, ganito. Kapag pinlat naman natin ngayon, class, yung pore water pressure dun sa capillary rise natin. Yung capillary rise natin, class, is yung pagtaas ng tubig, ha? So, ito yung capillary rise na tinatawag natin. Okay, so, class, itong pore water pressure dito sa capillary rise natin, class, kapag sinukat mo kasi, class, yung height niya from the surface, class, yan, class, ay pataas na eh. Diba dito kanina, pababa. So, kapag pababa siya, class, positive yung pore water pressure niya. Pero kapag, class, naging pataas na, class, yung sukat from the water surface natin, class, class, ang mangyayari dyan, negative, class, na yung magiging pore water pressure natin. Okay, so in this case, class, kung kukunin natin yung pore water pressure, let's say dito sa, kumbaga, pinakataas nung capillary rise natin, which is h sub c yung height niyan. So, yung pore water pressure niyan, class, ay negative h sub c times gamma water. Kaya, class, kapag pinlat mo yan, class, it will be plotted dito na sa kaliwa.
Okay, kasi et, dito sa axis na to, zero class yan, no? Yung pore water pressure. So, kapag pinlat natin yan pakaliwa, so ibig sabihin yan, negative. No? So, ito class ngayon yung pore water pressure dun sa capillary rise natin. Alright, sige. Alright, so we already learned kung ano ba yung concept ng capillary action. So, this time, we're going to incorporate yung concept ng capillary action sa soil. So, class, we call the capillary action in soil as capillary rise in soils. Alright, so, class, pwedeng magkaroon ng capillary action sa soil kasi class, di ba, ang soil natin, composed yan class ng void spaces na connected continuously. Tama? So, yung continuous na connection ng void spaces natin class, pwede yung mag-form ng parang narrow tube, no, or narrow space, no? So it could behave like a capillary tube kung saan pwedeng mag-rise class yung tubig, no? So plus pwedeng magkaroon ng capillary action dahil dun sa pwedeng mabuong surface tension between dun sa surface nung soil at saka class ng water. Okay, at dahil dun sa capillary action nga na yun, class, pwedeng tumaas class yung tubig. So class, pagdating sa soil class, let's say, no, meron tayong soil layer dito, no? So, class, let's say yung soil natin, class, or yung groundwater table dun sa soil natin is matatagpuan dito. No, nandito, class, no? So, saturated yan, no? Itong below ano natin, below the groundwater table natin. No? So, yung soil na to ay saturated. So, class, pwedeng magkaroon ng phenomenon na capillary action dito, no? So, let's say meron mga void spaces, no, na continuous. Ito yung mga void spaces, kunwari na continuous. So, dahil dyan sa mga void spaces na continuous na yan, class, pwedeng umangat class yung tubig from the groundwater table. At yung pag-angat nga ng tubig na yun, class, tinatawag yun, class, na capillary rise. Okay? At yung zone, class, kung saan tataas, class, yung tubig because of the capillary action, class, no, yung tawag dun, class, ay zone of capillary rise. So, class, yung capillary rise natin class ha, laging yaan ay pagtaas, no, from the groundwater table. Okay, so in this case class, yung pagtaas class nung due to the capillary action class is ito, no, yung height h. So itong h na to class, again, this is the capillary rise or capillary height or height of capillary rise, no. So itong height of capillary rise na to class, pwede natin ito ma-compute. So class, nag-propose si Hazen ng formula ng approximation nung pag-determine ng height ng capillary rise. So, yan class ay H is equal to C over E times D sub 10. So, pwede natin ito, ano, no, kumbaga, i-manipulate as CHED para madali lang i-memorize, no. So, pwede mong gawin itong CHED. Okay, so yan lang din yon, si Kinross multiply lang, no, para madali mo lang ma-memorize ito class. So, ito CHED ito, wherein yung H dito class, yan yung height of the capillary rise. Okay, yung C naman class, yan ay, kumbaga, capillary constant yan at nagbabary yung value niyan class ng 10 to 50 millimeters squared. So, yan, binibigay naman yan, given yan class. Tapos class, yung E natin dyan ay void ratio. Tapos yung D sub 10 natin, yan yung effective size or yung diameter size nung 10% passing natin from sieve analysis, no? So, ito class yung formula na ginagamit natin ha para ma-determine yung height ng capillary rise, no? Kung hindi given, no? Dun sa problem. Alright. So, class, yung range class, no? Or yung approximate na range ng capillary rise in different soil ay ito. So, para sa mga coarse sand, ito class yung estimated na capillary rise niya, no, 0.1 to 0.2 meters and in fit 0.3 to 0.6. So meron din diyan para sa fine sand, para sa silt at saka para sa clay. All right. So if you are going to determine the effective stress in the zone of capillary rise, so ang gagamitin lang din naman nating formula dito is yung general formula na ginagamit natin for determining effective stress. So that is just the effective stress equals just sa total stress minus pore water pressure. So class, kung i-consider natin yung zone of capillary rise, ang maaapektuhan lang dito class is yung pore water pressure. So gaya nga ng nabanggit natin kanina sa discussion natin ng concept for capillary action, class, kapag kinuha natin yung pore water pressure dun sa capillary rise, okay, so ang pore water pressure doon, class, ay negative. Tama? So,
Plus, ganun din dito, no, kapag in-incorporate na natin siya dun sa soil, no, so kapag kinuha natin plus yung pore water pressure at any point doon sa zone of capillary rise natin class, yung pore water pressure natin class, kapag saturated yung soil natin because of the capillary rise, yan class ay H lang times gamma water, pero negative siya kasi nasa zone of capillary rise siya. Tama? So in this case, let's say dito sa point na to, no? So dito sa point na to class, pasok siya sa zone of capillary rise. So yung magiging pore water pressure dito sa point na to class is negative gamma water times yung height lang from that point, from yung height ng point na yon from the groundwater table. Okay, pero ganito pala class, no? Kasi dito sa point B, let's say i-consider natin itong point B class, itong point B na to, ano ba siya? Included ba siya sa zone of capillary rise? Yun yung tanong. No? So, class, ganito, meron tayong magiging dalawang points for point B. So, class, dito sa point B, let's say, a very fine line above point B, yun class, included siya dito class sa soil layer above point B. And then, let's say, meron din tayong very fine line below point B. So, yung point na yon, no, na a very fine line, no, from point B class or below point B, yun naman class, included siya dito sa zone of capillary rise. So, ibig sabihin, kapag nag-compute tayo class ng pore water pressure, let's say dito sa point B, no, so, dalawa class yung kailangan nating kunin. No, yung pore water pressure dun sa B, no, above or fine line above point B, at saka class yung pore water pressure, fine line below point B. So, ganun ang mangyari. Kasi yung fine line, or yung point, no, fine line below point B class, again, yun yung nasa zone of capillary rise. So, iba yung magiging pore water pressure niya sa magiging pore water pressure dun sa point, fine line above point B. Okay, mamaya papakita natin dun sa example. So, class, kung saturated yung soil natin because of the capillary rise, no, or capillary action class, ito yung gagamitin natin. Ha? Pero class, may mga cases din na hindi fully saturated yung nangyayari, no, because of the capillary rise. So minsan ano lang siya, partial saturation. So kapag partial saturation lang class yung nangyari, no, because of the capillary action class. So class, minumultiply natin yung negative gamma water H natin dun sa degree of saturation over 100. So itong S na to na degree of saturation, this is in percent. No, so kapag hindi siya ano, half fully saturated. So kapag nagbigay class ng degree of saturation dun sa zone of capillary rise natin, so definitely ito yung gagamitin natin. Pero kapag walang binanggit na degree of saturation doon sa zone of capillary rise natin, automatic ang i-assume natin doon fully saturated yung nangyari. No, because of the capillary action. Okay, so ganun class ang gagawin natin dito, ha. So, mag-try tayo class na mag-solve ng problems. Alright. Let's solve sample problem number 1. A soil profile is shown in figure 9.23. Given H sub 1, 6 feet. Ito yung H sub 1. H sub 2, 3 feet. Ito yon yung H sub 2. And then H sub 3 natin, 6 feet. Ito yon. Alright, so plot the variation of total stress, pore water pressure, and effective stress with depth. Okay, so class, kailangan natin ma-plot class, no, yung mga total stress natin, pore water pressure, at effective stress at point A, point B, point C, point D. So, i-determine natin class ha yung mga stresses natin at different points. Alright, so class, may binigay dito class sa figure natin class na zone of capillary rise. So in this case class, yung zone of capillary rise natin, yung height niya binigay na. So yung height of the capillary rise natin class is yung H sub 2 na, which is 3 feet. Alright, so may mga binanggit din dito class na etong layer ng soil na to class, ito yung mga properties niya. No? So hindi binigay dito yung mga unit weight, no, nung soil natin. So kailangan natin silang i-compute. So ito dry ito class. Okay, definitely dry ito kasi yung water table natin nandito. Tapos yung capillary zone of capillary rise natin hanggang dito lang. So ito class, no, yung soil layer na to dry sand yan, na ito yung property niya. And then itong zone of capillary rise natin class, may mga binigay din na property. Actually same lang din ng property nito, no. 2.65 yung G sub S, tas yung E 0.5. Pero class, may binigay dito na degree of saturation. So, ibig sabihin class, ha, na
yung natin, yung capillary action natin dun sa soil natin, it did not make the soil saturated, kasi yung degree of saturation niya lang is 50%, no? So partial saturated lang siya because of the capillary action. Ngayon, yung groundwater table natin nandito, ha? Tapos malamang itong soil natin class below the groundwater table, yan ay saturated, ha? Tapos may mga binigay sa atin class dito na properties nitong saturated soil natin na to, na yung water content niya 42%, tapos yung G sub S 2.71. So clay pala ito, no? Ito sand. No, so yung capillary action natin, nangyari siya class dito sa ano, sa layer ng sand. No? So sand ito eh, no? So ang height ng capillary rise natin again ay 3 feet. So hindi natin kailangan i-solve yung height of the capillary rise, no? So mag-start na agad tayo class doon sa kailangan nating mga i-solve. So kailangan natin i-solve yung mga stresses at point A, point B, point C at point D. So before natin class i-determine yung mga stresses na yun sa bawat point, kailangan muna nating alamin class yung mga unit weights na kailangan natin class dun sa computation, no? So class, kailangan natin yung dry na unit weight ng sand natin. So using these properties, pwede nating makuha yung gamma dry ng sand. So G sub S times gamma water over 1 plus E lang yan. So substitute mo lang yung G sub S at saka yung E. So, ang gamma water natin dito class, since yung mga binigay na dimension dito class ay in feet, class yung gamma water natin, gawin din nating ano ha, in terms of pound per feet cube naman, no, para dun sa gamma water. So, yan ay 62.4 pound per feet cube. Alright, so substitute lang natin yung mga given natin. So, yung magiging gamma dry sand natin ay 110.24 pound per feet cube. Ngayon, ano pa bang mga kailangan natin? So, plus, kailangan din natin yung moist unit weight ng sand natin. Ito yung nandito sa zone of capillary rise natin. Kailangan natin, class, yung moist unit weight niya, no? So, may binigay na degree of saturation dyan na S. So, ito yung gagamitin nating formula for moist. So, G sub S plus S E times gamma water over 1 plus E. Substitute lang natin mga given. Yung S natin dito, bale, ay 50%. So, 0.50 yun, no? Ayan. So, class, ang lalabas na moist unit weight ng sand natin ay 120.64 pound per feet cube. And then, lastly, para dun sa, ano natin, class, para dito sa, tawag dito, sa saturated na unit weight ng clay naman natin, para dito sa mga given properties niya, paano natin masosolve. So, pwede natin isolve, class, yung void ratio nitong, ano natin, nitong clay natin. So, iba yung void ratio nito, ah, kasi ibang soil na ito. Ito ay clay class. So, pwede natin gamitin class yung GUES dito. Tama? Wherein yung S, 100% yun. So, ang E natin, G sub S times W. Wherein given yung G sub S, tsaka yung W. So, yung void ratio natin dito sa clay ay 1.1382. So, pwede natin makuha yung saturated unit weight ng clay by using this formula. G sub S plus E times gamma water over 1 plus E. So, eto na class, no, para dun sa saturated unit weight ng clay natin, yan class ay 112.30 pound per feet cube. So, since nalaman na natin yung mga kailangan nating unit weights, pwede na tayo mag-start class ng pag-solve. So, mag-start tayo dito sa point A. So, dito sa point A, obviously, yung total stress, pore water pressure at effective stress natin dito ay pare-parehong zero, no? Kasi wala naman siyang binibit-bit dito sa point A. Pagdating dito sa point B, proceed tayo. So, umpisahan natin yung total stress. Para dun sa total stress, it will just be the dry sand na kinecarry nung point B natin. So, wala siyang kinecarry na tubig, no? So, yung total stress niya class will just be yung height nito, which is H sub 1, which is 6 feet, times yung unit weight nung or dry unit weight nung sand natin, which is 110.24. So yung lalabas na total stress at point P class ay 661.44 pound per feet squared. So class, para naman dun sa pore water pressure dito sa point P. So class, ganito, dito na magkakaroon ng dalawang pore water pressure. So kailangan natin class kunin yung pore water pressure dun sa point na fine line above point B. Okay? So ang ano natin dyan, class, pore water pressure natin dyan, class, dun sa point na fine line above point B. So, wala naman tayong tubig, class, na binibit-bit dito, class. So, zero, class, yung pore water pressure natin dun. Ngayon, yung ano natin, class, point natin, fine line below point B, no? So, ano lang, kumbaga, manipis na manipis lang yan, class, na point below point B. So, dun na siya, class, pasok sa zone of capillary rise. So, yan ngayon, class, yung
immediately below, no, na point na immediately below point B. So, lagyan natin, gawin natin plus ganito yung notation natin. Have for immediately above U sub B plus, no, so, ibig sabihin above point B, fine line above point V, B. Ito namang U sub B minus, so yan naman ay point, fine line, below point B naman ito. No? So, class, ito, pasok na to sa zone of capillary. So, yung magiging pore water pressure natin dito, class, will be the height of the capillary rise. So, yung height ng capillary rise natin, class. So, laging sinusukat yun from the groundwater table, ha? So, ito, class, ay H sub 2, no? Which is 3 feet. Okay, tapos, yun yung magiging ano natin, class. Ito yun, no? Yung height na kailangan natin, times gamma water. Tapos, negative yan, class, ha? Tapos, ito, class, ito ay partially saturated. So, imumultiply natin to by S over 100. So, yung S natin, class, ay 50%. So, ang mangyayari, class, para dun sa pore water pressure natin dito ay negative 62.4 yung gamma water. Tapos, yung height ng capillary rise natin from that point, no, dun sa point B natin, class, yan ay H sub 2, which is 3 feet, no, times yung 50 over 100. So, yung lalabas, class, na pore water pressure dito, no, ay negative 93.6 pound per feet squared. Okay, so ito, class, yung mga pore water pressure natin sa point B, ha? So, dalawa yan, dun sa immediately above, at saka dun sa immediately below. Alright, so proceed tayo ngayon, class, dito sa point C. Alright, so class, kunin muna pala natin yung mga effective stress natin, no, dun sa point B natin. So, dun sa point, fine line above point B, class. So, yung effective stress natin dyan, yung total stress minus yung pore water pressure niya na zero. So, ang lalabas dyan, lang dyan ay 661.44 pound per feet squared. So, para naman dun, class, sa point B immediately below. So, yan yung nandun sa ano natin, kasama na dun sa zone of capillary rise natin. So, yan ay 661.44 para dun sa total stress minus yung pore water pressure natin dito, class, ay negative 93.6. So, ito magiging plus ito. Tawa ba? So, yung magiging pore water pressure natin, class, immediately below point B ay 755.04 pound per feet squared. Alright, so, now, para dun sa point C naman, class, nandito yung point C. So, para muna dun sa total stress at point C, so that will just be ito, yung soil natin na to, na dry, at saka ito, class, yung soil natin na to, na moist. No? So, at point C, class, yung total stress natin, 6, itong height na to, times yung unit weight nung dry sand natin, 110.24, plus, itong height na to ay 3, tapos ito ay moist sand, yan ay 120.24 yung unit weight niya, no? So, ang kakalabasan, class, nung total stress natin ay 1,023.36 pound per feet squared. So, para naman dun sa pore water pressure dito sa point C, class, baka maisip mo dito yung ano, yung immediately above tsaka immediately below. So, kung i-check mo rin siya, class, yung immediately above at immediately below, class, yung sa point C natin, yung immediately above niya, class, pasok sa zone of capillary rise. Pero, class, yung height ng capillary rise natin from the water table papunta dun sa point C, zero lang din. So, zero lang din, class, yung pore water pressure dun sa above, immediately above point C. Ngayon, para dun sa immediately below point C naman, class, class, ano yung magiging depth nung ano natin, nung point C? E, class, yung point C natin, nandun lang din siya mismo sa groundwater table natin. So, ibig sabihin, class, yung magiging depth niya lang din is zero. So, yung pore water pressure natin, class, dito sa point C ay zero. Alright, so, class, next naman, para dun sa effective stress dito sa point C, so that will just be total stress minus pore water pressure. Ang lalabas dito, class, ay 1,023.36 pound per feet squared. Alright, so lastly, para dito sa point D, para dun sa total stress, so that will just be H sub 1, which is 6. Okay, actually, ano na lang, gawin mo na lang, yung nakuha mo dito sa point C, tas idagdag mo na lang ito. Yung H sub 3 times yung gamma sat, no? Para, yun lang din naman kasi yun, no? Okay, so, plus, bali, ito yun, 1,023.36 plus, ito, yung height natin na 6 feet times yung saturated unit weight ng clay natin, 112.30. Alright, so ito, class, ay 1,697.17 pound per feet squared. Alright, so para sa pore water pressure natin dito sa point B, so yung binibit-bit niya lang na tubig ay ito. So ito ay H sub 3. Okay, so H sub 3 ito, class, H sub 3, which is 6 feet times yung unit weight lang ng water, 62.4. So, yung pore water pressure natin sa point B ay 374.4 pound per feet
squared. Alright, so para naman class doon sa effective stress sa point D, so that will just be total stress minus yung pore water pressure natin. Ang kakalabasan ay 1,322.77 pound per feet squared. So ito na class yung mga nakuha natin na stresses at points A, B, C at D. So ang tanong sa atin dito actually ay i-plot natin. Na yung ina-ask sa atin dito is ma-plot natin na yung mga stresses natin. So, gawin natin yung plotting. Alright, so mula dun sa mga stresses na nakuha natin sa point A, point B, point C, at saka point D. So, i-plot na natin sa class. So, class, simula natin dun sa point A. So, dito sa point A, yung ano niya class, yung total stress niya class ay 0. So, nandito yon. Tapos, sa point B naman class, yung total stress natin 661.44. So, sa point B, nandito yon. So, 661.44. Tapos, sa point C, ang total stress natin ay 1,023. So, andito yung plot niya, 1,023.36. And then, sa point D, ang plot niya, 1,600. Or yung total stress niya ay 1,697.17. So, yung plot niya nandito. Alright, so punta tayo dun sa pore water pressure. So, para sa point A, ang pore water pressure natin 0. So, nandito lang naman yan. Tapos, class, sa point B, dun sa immediately above class, so 0 siya, so nandito siya. Tapos, yung immediately below niya class, negative 93.6. So, kapag pinlat mo yan, dun na sa kaliwa yan, so nandito class yung plot ng negative 93.6. Tapos, pagdating dun sa C, 0 class yung pore water pressure natin dito sa C. So, nandito yung plot niya, no? So, connect mo ng straight line from this point papunta dito. Tapos, class, sa point D natin, ang pore water pressure natin, 374.4. So, nandito siya, class, yung plot natin, no? Alright. So, connect mo lang, class, ha, yung mga from point to point ng straight line. Okay? So, yan na yung para sa pore water pressure natin. Ngayon, para dun sa effective stress natin, sa point A, 0 lang naman yan. Dito sa point B, dalawa yung effective stress natin. So, immediately above 661.44, nandito siya. Tapos, immediately below 755.04. So, tumaas, no? So, i-plot mo siya, class. Nasa same point siya, ha? Nasa B pa din siya. So, mas mataas lang siya sa 661. So, ipa-plot mo yan at the right, no? So, 755.04, nandito banda. And then, dun sa point C, 1,023.36. So, nandito yung plot niya. And then sa point D, 1,322.77, nandito yung plot niya. So, connect mo lang by a straight line, no, from point to point. So, ito na yung mga plots natin, class, ng mga stresses natin sa point A, point B, point C, at point D. Alright. Alright, for sample problem number 2, a dense silt layer has the following properties. Void ratio natin 0.40. D sub 10 natin, 10 micrometer. Micro yan ha, yung ibig sabihin ng symbol na yan. Micrometer. Capillary constant natin is 0.20 square centimeter. So, yung free groundwater level daw natin, class, is 8 meters below the ground surface. So, class, walang binigay na drawing sa atin dito. So, ngayon natin, class, drawing muna natin ito para ma-visualize natin yung problem natin. No? So, meron daw tayo, class, ground surface. Yung ground surface daw natin, let's say, nandito. So, ground surface ito. Okay, tapos, sabi dyan, below the ground surface daw, class, ay 8 meters. Na kung saan, dun sa 8 meters below na yon groundwater level. So, 8 meters from the ground surface, 8 meters below, to yung 8 meters na yon. So, nandito daw, class, yung groundwater level. Okay, so groundwater level. Nandito yung, kumbaga, water table, groundwater table natin. So, nandito yung groundwater level, ha? So, ito class ay silt layer daw, ha? So, silt ito. And actually, silt din ito yung nasa baba nung ground, ano natin, water table. No, kasi wala namang binanggit, no? So, class, ganito. Sa letter A, ang pinapahanap sa atin, class, is yung height ng capillary rise. Okay, so, yung groundwater table natin nandito. So, ano daw yung magiging height ng capillary rise natin? So, class, from the groundwater table, pwedeng umangat yan due to capillary action nga, no? So, ang aalamin natin, class, is ano yung magiging height nung pagtaas from the groundwater table.
So, yung height na yung class, pwede natin yun ma-solve by using yung formula natin. Ano nga yung formula natin, class? Ay, meron tayong ginagamit na CHED na formula, tama, para ma-solve natin yung height of the capillary rise, tama. So, class, yung, ito yung CHED na formula natin, wherein yung C capillary constant, yan, given yan, class. No, may given tayo na 0.20 square centimeter. So, ang capillary constant, class, ano yan, ang unit niyan ay area, no? So, ito, square centimeter. And then, meron din tayo, class, E na 0.40. Yung D sub 10 din natin, given yan, na 10 micrometer. So, ang ano lang dito, class, is itong H. No? So, yung H na yan, class, yan yung height of the capillary rise. So, pwede natin ito ma-solve, gawin natin. So, para dun sa capillary constant, class, yung square centimeter, gawin nating meter squared. Pati yung D sub 10 natin, yung micrometer, gawin din nating meter. Since, yung unit kasi natin dito, meters, oh, yung mga depth natin, no, so 8 meters, para maging uniform yung units natin. So, para dun sa C, yan ay 0.20 centimeter squared. So, convert natin to into meter squared. So, for every 100 cm, meron tayong 1 meter. No? So, naka-square yan. Alright, so, in this case, yung H natin unknown, yung E natin 0.40, and then yung D sub 10 natin ay micrometer. So, i-convert natin yung micrometer into meter. So, ang conversion niya, for every 1 million micrometer, 1 million to, no? Yung 10 raised to 6. Taba? 10 raised to 6. 1 million yan. So, 1 million micrometer equal siya sa 1 meter. Ayan. So, makuha natin dito yung H. Plus, ang lalabas na H dito ay 5 meters. Tama? So, pwede mo yan i-calculate sa calculator mo. And ang lalabas dyan, 5 meters, no? So, class, ito na yung hinahanap sa letter A. Pwede mo na yan i-box. Alright, so ngayon, proceed tayo dun sa letter B. For letter B, ang tinatanong dito, find the vertical effective stress at 5 meters depth. No? So, assume unit weight ng soil solid, yan yung gamma S, 26.5 kilonewton per meter cube, and the soil above capillary action rise and the ground surface is partially saturated at 50%. Alright, so class sabi, yung drawing muna pala natin, no, yung capillary ano natin class, yung capillary rise natin, 5 meters siya, 5 meters 'yan from the groundwater table. So yung 5 meters let's say nandito. So 5 meters 'yan. Okay, so itong 5 meters na to class. Ito class yung ano natin, zone of capillary rise, no? Ayan. So, class, sabi dito sa letter B, yung ano daw natin, yung soil above the capillary action rise or zone of capillary rise at saka dun sa ground surface, partially saturated daw siya. So, yung soil natin above the zone of capillary rise ay ito. Tama? So, ito actually, ang layer na to ay 8 meters minus 5 meters, no? So, 3 meters ito. Sulat natin. 3 meters itong layer na to. So, sabi sa problem sa letter B, itong 3 meter layer na ito class, ito daw class ay 50% yung saturation niya, no? So lagay natin na yung saturation niya dito 50%. All right. So class dito sa letter B, ang pinapahanap sa atin class is yung effective stress at depth 5 meters. So class yung depth na 5 meters, susukatin mo yan from the ground surface. So mula dito sa ground surface class yung 5 meters niya, lagpas yan definitely ng 3 meters. So, class yung natin, 5 meters natin, mga nandito. Probably nandito. So, i-an natin, drawing natin. Sulat natin. Hanggang dito, no, yung 5 meters. Okay, dito sa point na to. So, ibig sabihin, class, yung kukunan natin ng effective stress ay nandito sa point na ito, ha? So, class, yung effective stress dito sa point na to, kailangan natin kunin yung total stress at saka yung pore water pressure. So, para makuha natin yung total stress, class, kailangan natin yung mga unit weight nung soil layer na ito
tsaka nito. In this case, unahin natin itong 3 meters layer na to. So, itong 3 meter layer na ito class na soil, merong binigay dyan na degree of saturation na 50%. So, ang kailangan natin dito class ay moist unit weight. Okay, paano natin masosolve yung moist unit weight? Plus, nagbigay dito ng ano, ng void ratio. Tapos may degree of saturation tayo. Ngayon, dito sa letter B, nagbigay din ng gamma S. So, ito class ay unit weight ng soil solid. So, iba ito class sa dry unit weight, ha? Okay, so class from this given unit weight ng soil solid, pwede natin dyan class ma-compute yung G sub S, which is kailangan natin sa computation ng unit weight natin. So, yung G sub S, di ba yung formula natin dyan, is unit weight ng soil solid over unit weight ng water. Tama? So, yan class ay 26.5 kilonewton per meter cube yan. Tapos, yung unit weight ng water natin na kailangan dito, 9.81 kilonewton per meter cube. So, ang lalabas dito class ay 2.70. Tama? Okay, so yan ngayon class yung G sub S natin. So, sa madaling sabi, pwede na natin class makompute yung moist unit weight dito sa 3 meters na to. So, may formula naman tayo for moist unit weight. So, let's say, ang moist unit weight natin ay gamma. So, meron tayong formula na G sub S plus SE, tama, times 9.81, okay, over 1 plus E, tama. Okay, so wherein yung G sub S natin, substitute natin, 2.70. Yung S natin plus dito is yung degree of saturation dun sa 3 meters na layer, which is 50%, so 0.50. Tapos yung E natin dito, 0.4, tama? And tapos times natin plus by 9.81. Okay, over 1 plus yung E natin 0.4. Okay, so pwede natin ito masolve. Plus, ang lalabas dito na moist unit weight ay 321 kilonewton per meter cube. So, pwede natin isulat dito yung kailangan natin na moist dito, na moist unit weight ay 20.321 kilonewton per meter cube. Alright, so dito class, yan pa lang yun dun sa 3 meters. Ito yun, yung 3 meters. Ngayon, kailangan din natin to, yung unit weight dito. By the way, itong length na to, or yung depth na to class, mula dito sa point na to, papunta dito. Since 5 meters yan, tapos ito 3 meters, sabi sabihin 5 minus 3 ito. So, ito ay 2 meters. So, sulat natin. Ito class ha, 2 meters ito. Tama. Okay, so kailangan natin class yung unit weight dito sa 2 meters na layer na to. So, itong 2 meter layer na to class, class, pasok na to dun sa zone of capillary rise natin. At dito class sa may zone of capillary rise natin, hindi binanggit kung ano yung degree of saturation dito. So, ang magiging assumption natin dito class, no, yung saturation sa zone of capillary rise natin ay 100%. So, ibig sabihin, ang kailangan natin dito sa 2 meter layers natin ay yung saturated unit weight. Okay, so para dun sa saturated unit weight natin class, ang formula naman natin sa gamma sat equal yan sa G sub S plus E na lang, no? Wala, kasi ang S 100% na. Gamma water to. Gamma water muna ilagay natin. Gamma water over ano yan? 1 plus E. Ito pala, gamma water pala to, no? Di ka malito din sa formula. Alright, so ibig sabihin dito class, yung G sub S natin, 2.7, plus yung E natin ay, ano yung E natin? 0.4. Yung gamma ng water natin, 9.81, over 1, plus ang E natin, 0.4. And sulat natin. Plus, ang lalabas dito na saturated unit weight ay, ilan ang lalabas? 21.722 kilonewton per meter cube. Tama. So, isulat natin class dito yung ano, gamma sat. Sa zone of capillary rise natin, yung gamma sat natin ay 21.722
21.722 kilonewton per meter cube. Okay, so yan yung mga kailangan natin ngayon, class, na mga unit weight. So, isolve na natin, class, yung total stress at pore water pressure dito sa point na to. This is 5 meters below the ground surface. So, gawin na natin sa next slide. Alright, so solve na natin, class, yung total stress na dito sa point na to. So, before yon, so alam natin 3 meters to, no, mula dito hanggang dito. So, ibig sabihin, itong natitira na to, mula dito hanggang dito, 2 meters ito. Tama, so sulat lang natin, mula dito hanggang dito, yan, mula dyan hanggang dyan, 2 meters yan. Alright, so, class, kunin natin yung, ano natin, yung total stress muna. Okay, so para dun sa total stress, let's say sa 5 meters, yan, class, ay yung 3 meters, okay, times, ito yung unit, moist unit weight niya na 20.321. Okay, so times 20.321 plus, okay, ano ipa-plus natin? Ito, 2 meters, tapos yung unit weight naman natin dito, saturated, ito yung 21.722. Sulat natin, so yan ay 2 times 21.722. Okay, so yung total stress natin, class, at 5 meters depth from the ground surface ay 3 times 20.321 plus 2 times 21.722. So, ang lalabas dito, class, ay 104.407. So, ano to, ha? Kilopascal, kilonewton per meter squared. Alright, so kailangan din natin yung pore water pressure, no, dun sa 5 meters below. So, yung pore water pressure natin, 5 meters below. So, class, yung 5 meters below natin, which is nandito sa point na to, class, ito ay pasok dun sa zone of capillary rise natin. Diba, class, kapag yung point natin nandun sa zone of capillary rise, magkakaroon, class, ng pagbabago sa pore water pressure natin dun sa computation ng pore water pressure. So, yung magiging pore water pressure natin dito, class, is negative, tama, since nasa zone of capillary rise siya. So, negative gamma ng water times yung height. Ngayon, ano yung height na i-consider natin? Class, yung height na i-consider mo dun is yung height from the groundwater table papunta dun sa point. So, in this case, class, from the groundwater table, papunta dito sa point, ang height natin ito. Plus, huwag kang magkakamali na baka ang ilagay mo na height is itong 2 meters. So, hindi yan yung height na kailangan natin. Class, ang height na kailangan natin, class, ay ito. Mula sa groundwater table, papunta dito sa point na kinoconsider natin. Okay, so yung height na to, class, kung 5 meters to, tapos 2 meters to, so ibig sabihin, itong mula sa groundwater table hanggang dito sa point na to, 3 meters ito, 5 minus 2. Tama? So, yung pore water pressure natin dito, class, will be, sulat natin, yung negative na yan, class, negative, yung gamma water, 9.81, tapos yung height na kailangan natin, which is 3 meters. So, dito, class, itatimes mo pa yan by S over 100 kung partially saturated yung zone of, ano natin, capillary rise. But in this case, walang ang binigay, class, na walang binigay or walang binanggit na degree of saturation dito sa zone of capillary rise. So, assumption natin 100%. So, kumbaga, ito na mismo, class, yung pore water pressure natin dun sa point na kinoconsider natin. So, negative 9.81 times 3. So, yan, class, ay negative 29.43 kilopascal or kilonewton per meter squared. So, pwede na nating masolve, class, yung effective stress. So, yung effective stress, okay, dun sa 5 meter depth natin, yan, class, ay 104.407 lang minus yung pore water pressure natin na negative 29.43. Okay, class, in this case, negative minus negative. Or minus times negative. So, magiging positive na yan, class. So, yan ay 104.407 minus negative 29.43. Magiging 133
0.837 ito, no? Kilopascal. Okay, so ito na class yung hinahanap sa letter B. Ito na yung effective stress. So, ang sayabi dyan, vertical effective stress. So, yung effective stress lang din yung tinutukoy dyan, ha? At 5 meter depth. So, ito na yung sagot sa ano, ha? Letter B. Okay. So, proceed tayo dun sa letter C. Dun tayo sa next slide natin. Alright. For letter C naman, class, ang sabi dito, find the vertical effective stress at 10 meters naman, class. At 10 meters depth. So, yung the rest nung mga given dito, class, the same lang nung given natin sa letter B. So, ang naiba lang dito, class, is yung 10 meters. So, kung kanina, 5 meters yung kinonsider natin, this time, class, 10 meters. So, yung 10 meters, class, from the ground surface natin, class, lalagpas pa siya dito sa 8 meters, no? So, yung 10 meters natin, banda dito, no? Mga banda dito. So, lagpas pa yan ng 8 meters. So, yung nandito yan, yung 10 meters. So, lagay natin. So, yung 10 meters, class, malamang sa malamang. Okay, malamang sa malamang, class, nandito siya. No? So, ibig sabihin, mag-e-extend ito ng ano, 2 meters, no? So, dito sa point na to, nandito yung 10 meters. So, class, itong point na to, below na to dun sa groundwater table natin. No? So, class, paano yung gagawin natin dito? Ang hinahanap din dito ay effective stress. So, kailangan din natin, class, isolve dito yung total stress at saka yung pore water pressure. So, gawin natin para dun sa total stress natin sa 10 meters. Ilan yan, class? So, ang mangyari dyan, class, ang kailangan natin ito, 3 meters to times 20.321, sulat natin. So, 3 times 20.321 plus, ano pa, class, pwede na natin to ibuo, no? Itong 5 meters na to. So, tapos yung gamma sat niya ito, 21.722. Okay, so, yan ay, ilan yan? 5 meters times 21.722. Kaso, class, ang kailangan nating kunan is dito sa 10 meters, ha? So, meron pang madadagdag na 2 meters. So, class, ano yung soil natin dito below the groundwater table? So, class, silt pa din yan. And since nasa below na siya ng groundwater table, automatic, class, itong 2 meters layer na to, saturated din siya. So, ibig sabihin, magkamukha lang, class, yung gamma sat nitong zone of capillary rise natin at saka dito. Okay, dito sa 2 meters layer natin. So, yung gamma sat na gagamitin din natin dito ay ito. So, isama natin to, idagdag natin yung 2 meters, so plus 2, times yung gamma sat din natin dito ay 21.722. So, ang lalabas dito, class, ay pindutin natin sa calculator. Ayan. Ang lalabas dito ay alright. Ito, class, ay 213. Tama. 213.017 kilopascal. So, solve pa natin, class, yung pore water pressure naman. So, yung pore water pressure natin at 10 meters. Yan, class, ay, asan ba yung point natin? Nandito yung point natin, class, eh. So, class, ang kailangan natin dito, class, tayo ay, ano, ha, tayo ay nasa below groundwater table dito. So, class, itong point na kinoconsider natin, wala ito dun sa zone of capillary rise, ha. So, yung magiging pore water pressure natin dito is kung paano tayo nagsosolve ng pore water pressure, it will just be the depth from the groundwater table times 9.81. So, in this case, from the groundwater table, 2 meters yan, tapos yung gamma water natin 9.81. So yun lang, class, yung magiging ano natin. Yun lang yung magiging pore water pressure natin, no? At 10 meters below the ground surface. So ito ay 2 times 9.81. Okay, so ito, class, ay 19.62 kilopascal. So kapag sinolve na natin, class, yung effective stress at 10 meters, so yan ay 213.017 minus 19.62 lang. Okay, ang lalabas dito, class, ay ayan, ang lalabas dito, class, ay 193.397 kilo Pascal. So, yan na yung hinahanap natin na effective stress at 10 meters depth. So, this is the answer already for letter C. Alright, tapos na, class, ito.
That ends our discussion for this topic. Thank you for listening. I hope that you learn. Thank you. God bless.